Because of the demands of logistic providers, gumawa kami ng sarili namin delivery app. In God's grace, lumaki siya rapidly and honestly nationwide na siya ngayon. I'm Carlito Makadangdang. And I'm Jonathan So. And we founded TalkTalk. Maalala ko yung time na nag-usap kaming dalawa about the name of the app. Gabi yun eh. Hindi ko makakalimutan, nandun ako sa balcony ng bahay. Kaya nasa labas ako. And we were thinking about what good name can we give the app. Mm-hmm. And that's the time we come up with the name TalkTalk. In a way, yung mabilis tandaan, yung millennial. Siyempre, alam mo yung Filipino, ang nature natin eh, TalkTalk, kumakato ka sa bahay. And normally, pagka may ganong kumakato, may bisita o mayroong delivery, natawanan man kami na iba, pero proud talaga kami na ito yung unang Filipino home na kakatok sa bahay. TalkTalk! TalkTalk! For the past 15 years, we're really into food business. Itong nagkaroon ng COVID, all of our branches nag-close down yan. And we adapt to online selling. Along the way, isa yung online platform namin, we had this challenge of delivering the orders from the online stores. Over time, we were able to realize na malaki talaga sobra yung demand sa logistics at that time. Kapag-usap kaming dalawa na gumawa kami ng sarili namin na delivery app, which is yung now known as TalkTalk. We decided na i-launch ang TalkTalk publicly. In God's grace, dumami yung mga riders, nakapagbigay tayo ng mas maraming trabaho. So, honestly, isa rin challenge bago namin i-launch sa public is naisip namin na meron ng mga players na international na nandito sa Philippines. Nag-uusap nga kami, Goliath, di ba? The Giants. Pero, inisip na lang namin at that time na wala namang masama kung sumubok magbigay ng ganitong service, eh, overwhelmingly, maganda yung naging turnout. Lumaki siya rapidly. Talagang marami kaming adjustment na ginawa. We had to adapt to being digital, no? That's why there is TalkTalk. Lahat yan nagawa namin in a matter of 45 days para makasurvive yung company natin. Talaga nag-exert kami ng effort to take good care of our people. You need to purchase tulad ng mga vehicles para maihatid mo sila safely, para magkaroon sila ng confidence din pumasok. Sila talaga yung may pinakamalaking part para mag-bounce back not only the economy of the Philippines but I think lahat ng economy sa buong mundo. Kung magtatago yung mga negosyante ngayon o yung mga businessmen in such a way na they will be conservative, hindi tayo makakapagbigay ng trabaho. The fact na hindi tayo makakapagbigay ng trabaho, maraming magugutom. Sa situation ngayon, kailangan mag-take risk at maging aggressive yung mga businessmen kahit na pandemic pa. We're happy and blessed na hindi kami nakapag-layoff ng tao namin. We really strive to add more people na para makatulong sa tao. Bonus na lang yung nakakapag-expand kami during the pandemic. We were able to build something na nakapagbigay ng trabaho sa mga taong nangangailangan sa panahon. Ngayon, lalo na yung pandemic, makita mo marami talaga mga physical stores na nagsara. There's one thing that we can see outside na these online businesses continues to grow in terms of numbers kasi it's really part of how we live now. For it to be able to be successful in this new normal again, I think going digital and going online is very important thing na meron ang bawat business ngayon. Honestly, online talaga is the way to go. And it will continuously scale up. We have to be heavily invested sa online and digital platform. So yun din yung mapapayo namin sa mga aspiring entrepreneurs, lalo na sa panahon ng pandemic na yun. For us, no, that is a strategy. Pero above everything, alagaan mo talaga yung tao. Kasi yung strategy will come in a different forms. Pero yung taking good care of your people, yan pa rin ang magpapa-survive sa'yo ngayon during pandemic.